Alam ni Mang Ray na may mas matindi at mas nakakahawang variant ang COVID-19. Pero isa siya sa mga sumugod kanina sa Quezon Memorial Circle para ipasyal ang kanyang anak kahit aminadong takot siya sa Delta variant. Isa ngayon kasi talagang medyo boring na sa bahay tapos mas nalululong sila sa mga gadgets. Si Ate Mercy naman, may napansing kakaiba sa kanyang anak mula nang ipagbawal ang mga bata na lumabas. Naawa na ako sa kanya sa bahay. Parang natatakot na siya pag nakakita ng ibang tao dahil nga hindi nakakalabas. Para sa ibang magulang, kakaibang reward naman ito para sa kanilang mga anak. Kakatapos lang po ng online class ng Tuesday po. Malapit na naman po siya magpasukan. Magiging busy na po ulit sila sa school. After nito, sa bahay po ulit sila. Noong isang araw lang nagbaba ng desisyon ang IATF, pwede nang lumabas ang mga bata 5 years pataas. Pero may rekisito, sa mga parke lang at open spaces po pwedeng ipasyal ang mga bata. Inatasan ng MMDA ang Metro Manila Council maglabas ng executive order o ordinansa ang mga LGU para klaro ang guidelines. Ang Quezon City, 19 ang mga tinukoy na lugar. Kasama na dyan ang Quezon Memorial Circle at Parks and Wildlife. Para kay QC Mayor Joy Belmonte, ligtas ang mga lugar na yan kaya binuksan na para sa mga bata. Sa BGC sa Taguig, pwedeng puntahan ang mga open spaces doon, parke man at biking areas. Sa Makati, maluwag ang Ayala Triangle Gardens, maging ang Legazpi Park sa Rada. Ang ibang LGU, inihahanda pa ang kanilang listahan. Pero panigurado, sa Pasay City, pwedeng puntahan ng mga pamilya ang Harbor Square para makasagap ng sariwang hangin. Sa Manila, patok noon pa man na pasyalan ang Luneta, gayon din ang Intramuros at syempre ang Baywalk. Sa Parañaque City, tinatapos pa ang executive order, pero ang bawat barangay ay inaatasang ipagamit ang mga open spaces. Sa San Juan, nagbabana ng executive order si Mayor Francis Zamora. Pasok ang pinaglabanan shrine, San Juan Mini Park, Agora Plaza, gayon din ang mga mall at shopping centers na may alfresco dining. Ang mga parke sa private subdivisions pwede rin ipagamit na. Pinapayagan din sa San Juan ang walking, jogging, golf, swimming, tennis at iba pang non-contact sports. Alinsunod sa utos ng IATF, magpapatupad din ang mga LGU ng mga rekisito sa mga pinayagang pasyalan. Dapat may kasamang magulang o nakatatandang kamag-anak ang mga menor de edad. Sa QC, dapat bakunado ang mga kasama. Magtatalaga rin ang mga marshal para striktong masunod ang distancing at 50% lang ang pwedeng capacity. Ang ibang rekisito na memorize na ng mga magulang. Gabayan lang at saka laging mo tinitingnan. Huwag lang madikit sa ibang lagi nag-alcohol. Marami kaming dalang alcohol at saka hindi ko siya pinapalapit sa ibang tao. Face mask, face shield, yun. Tapos sa... time to time na pag-alcohol. Basta may injection po siguro. Basta po lagi po siya naka-face mask, tapos alcohol. Para makasiguro kung saang lugar pwede at hindi pwede ang mga bata, i-check ang official social media accounts ng inyong LGU. Ang mga establisimientong nais na mapasama sa child-friendly at safe spaces, maaaring mag-apply ng permit sa mga LGU. Doris Bigornia, ABS-CBN News.